Ay, September 7, 2020. This is a take 2. Gaya ng sinabi ko kanina sa mga biro ko na supposed to be itong video na to is napapanood nyo na. Kaya lang nung matapos akong mag salita, only to find out hindi pala na-save. Anyway, andito tayo ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon is breeding. The breeding na ang sistema na management na ginagawa ko and not as kinokopya ko from kung saan. Ang ginagawa ko bago tayo magbe-breed ng baboy, I see to it na they are properly dewormed. Sa deworming, nagbibigay tayo ng ivermectin. Ivermectin, bibigay tayo mostly ang administration ng ivermectin is subcutaneous. Although mayroon tayong mga ibang brand na they could also be administered through intramuscular. Now, since the most common ivermectin na nasa market is subcutaneous, ang ginagawa natin is pag nagtuturok tayo, we will have to see to it that ang gamot natin is just between the meat and the balat. So para masigurado natin na tumatama o tama ang pagpasok ng gamot is we are going to do it in a in an angle of 30 degrees. That way pagka kahit mahaba pa yung karayom natin, it doesn't matter for experts, hindi na rin kailangan na mahaba or maiksi anong size ng needle kasi kayang-kaya niya i-control ang pagturok ng karayom. So with the 30 degrees na position ng sirens mo against the pig skin, that will be good enough na pwede nating masabi na pinasok natin effectively yung ivermectin sa baboy. Now, while or during or after natin mag-administer ng ivermectin as dewormer, pinagsasabay ko na rin yan, one after the other, I'm giving vitamin A, D, E as my fertility enhancer. Whatever brand ang gagamitin nyo, as long as you follow the directions, you follow the manufacturer's instructions, it's good. I don't go for any brand or anything basta wala akong ipupush kundi kasi hindi naman sila ma-approve ng government agency concerned kung hindi nila napapalo yung instructions or yung details on paano ginagawa yung gamot nila at paano yung mga kung ano man yun. Now, since vitamin A, D, E is given as fertility enhancer, at least baka makakatulong sa litter size ng mga inahin natin sa pagpanganak. Now, after na mabulugan ang inahin natin, we will refrain from giving excessive vitamins for fear na baka lumaki ang mga biik natin so big na hindi mailalabas ni inahin at the end of the day, pagdating ng following day, kasi nag-overgrow ang biik sa loob. So we have to refrain from giving vitamins except the calcium na kakailanganin. Sa experience natin sa ating mga babae, mga ina, mga asawa natin, na pag pag nabubuntis, bi-visit sa OB gynecologist, magbibigay si OB ng calcium lactate as pampakapit. But mind you, it does not guarantee na hindi makukunan ang baboy. Still, we have to take care of them. Walang bulletproof kung severe stress ang ma-experience ng inahin natin. Now, ngayon, ang isa lang sa binibigay kong sort of vitamins na rin ba tatawagin yun is the sesical or
sa product ng Pacific Ice, Grandical or anything na may calcium, yun ang binibigay natin as pampakapit sa mga bata. It will be given from the day nagbulugan siya until, I call it until farrowing, hanggang sa mag farrowing and then until magwalay, because the calcium na naaabsorb ng baboy will be given sa biik pag lumabas na sila in the form of a milk. So those are the only recommendations I will be giving you on the vitamins na pwedeng ibigay. Next, regardless of whatever feeds is there, ang mga feeds na yan is may mga kanya-kanyang tawag nila guaranteed analysis. So once sinabi nila for as brood sow, breeder, kung ano man ang magiging term ng mga feed companies sa mga feeds nila na binibigay sa duration na nagbubuntis yung baboy, is okay na yan. And since I may hate to say this, hindi natin kailangan padamihin ang kain ng baboy natin as recommended by the feed companies. Dahil kailangan nila ng sales, kailangan nila magbenta. So ang sa akin, ang ginagawa ko is I just do it na kumbaga sa ano, yung modest thinking, critical thinking na 1.5 kilo per day. That will be all the feed consumption na binibigay ko sa baboy ko for the duration ng frambulog until 90 days. Hindi tayo magbibigay ng extra ano doon, dahil the same thing, pagka sobra-sobrang pakain, baka lumaki ng gusto yung mga biik na hindi makakayang ilabas ng inahin. Now, pagdating ng 90 days, that will be the time na magma-maximize tayo ng feeds. As usual sa mga feed companies, they're going to suggest na 3 kilos and more. Pero sa akin, it's just 3 kilos. By then, kahit na gaano man kadami papakain mo sa inahin, hindi na lalaki ng husto yung biik. So much so na pag lumaki siya ng husto, na hindi na siya kayang ilabas ng inahin during farrowing time. It is also then, by that time, na pwede na tayo, safe na tayo magbigay ng mga vitamins like optionals, or kung gusto nyo sundin yung sinasabi ko, I give multivitamins with amino acid, I give vitamin B complex, I give iron, and then nagbibigay na naman ulit tayo ng deworming, nagpupurga na naman ulit tayo ng ivermectin. Now, ngayon, during these times, kahit ano pang ibigay mo, hindi na sila sobrang hindi na sila lalaki talaga na magiging effect ng mahihirapan ang inahin sa pagpalabas ng mga malalaking biig. Now ngayon, yung beneficial effect nitong recommendations ko is hindi tayo mahihirapan sa paglabas ng biig, na hindi tayo magre-resort sa mga times na we will be forced to do things beyond the veterinary practice. Kasi yung mga ginagawa ko later, mapag-uusapan din natin yan, na wala siguro may gagawa, pero to me, I do it para mabuhay lang yung mga baboy. Ganito tayo mga backyard farmers. Wala tayong ano, we are at the mercy of mga malalaking piggery, at the mercy of ano, sa mga kanya-kanyang diskarte. Now, yan ang magagawa natin sa pagkain, nutrition sa baboy natin. Now, let us talk about mummified fetus. The very most controversial mummified fetus. Pagka nakakakita yung tao, I don't know if why are they doing this. Pagka nakakakita sila ng mummified fetus, sasabihin nila, they will openly declare it is parvovirus. And I will say no. A big no. Because I will still have to see a parvovirus victim. I don't know kung may nakita, pero in my 20 years, wala pa ako nakikita ang effect ng parvovirus. Sa libro, mayroon. May mga pictures ako kung bakit or paano nagtatrabaho si parvovirus.
Now, let us just set that aside from for the next topic. Pero ang explanations lang natin, I'm going to give you some tips on bakit mayroon tayong mummified fetus. Ang baboy, sa duration ng nabubuntis siya, there are instances na nagiging stress siya. Out of that stress, it might cause the death of the piglets inside the womb. Pwedeng mamatay ang mga pig niya. Pag namatay siya, because of a stress, given na hindi na talaga siya lalaki, kung ano ang magiging size niya, kung time na namatay siya, gano'n na siya. Then, hindi siya mag-decay or hindi siya mabubulok because at some point in time, intact pa ang placenta na nakabalot sa kanya. So, that will serve as the protection na hindi siya mabubulok. Now, at any stage in time na na-stress yung baboy, gano'n ang mangyayari, mamamatay yung biik. And as long na may buhay na biik sa loob, hindi siya lalabas earlier than the expected following day. Kahit iisa lang siya, hihintayin talaga ang expected following day. Now ngayon, kung out of that stress, namatay lahat ng biik, it will be called abortion. Ilalabas siya ni sow anytime between 1 to 2 weeks. Kasi namatay na lahat ng mga laman ng tiyan niya. It may happen a little weeks after siya nabulugan or even a few days bago siya manganak na scheduled na following date niya. Now ngayon, to talk about different causes of stress sa pregnancy is yung nagugulat yung baboy natin is one cause of stress. Yung mayroon tayong mga backyard farmer, talagang hindi natin may iwasan, mayroon mga puno ng kahoy sa tabi ng kulungan natin ng baboy. May puno ng mangga, puno ng santol, or fruit-bearing trees na pwedeng mahulog sa bubong and then will create so much sound na ikagugulat ng baboy. Pag nahulog sa bug, magugulat si baboy, mapapatayo, minsan madudulas, mapaupo. Reasons na because of that stress, pwedeng ikamamatay ng biik sa loob. Hindi naman siguro lahat na times mamamatay lahat. So, may mga instances na isa, dalawa lang pwedeng naipit sa tiyan because of that stress. Then, yung isa pa na pwedeng maging dahilan ng pagkakagulat is yung mga backyard farmers minsan is sarado, hollow blocks yung kulungan natin ng baboy. Then, bigla na lang pagdungaw natin sa kanya, magugulat na naman si baboy. The same, mapatayo, magulat, madulas, mapapaupo. So, if that is the case, so kung ganyan ang kulungan mo ng baboy, parating ka pa lang, mag-ingay ka na. Hello guys, kakain na kayo para at least malalaman yung approaching ka. So, yan ang mga precautions na pwede nating gagawin for the duration na buntis sila para hindi sila ma-stress out na pwedeng ikamamatay ng mga biik. Next, ang isa pang nagiging posibleng cause ng pagkamatay ng biik sa loob or mummification o mummified, may chance din na pwedeng mangyari na because of the toxins. Toxins, ibig sabihin lason. Lason na pwedeng makuha sa mga feeds. Feeds na expired, luma, pwede siyang maluma because 6 months after the production, mag-i-expire na yung mold inhibitor or yung toxin binder na nilalagay sa feeds para hindi siya magkakaroon ng amag. Now, isa pa na pwede maging toxic sa pagkain ng baboy natin if naghahalo tayo ng darak. Sa darak, there are times na si farmer, pag inatake ng peste, yung palay niya, kahit bawal mag-i-spray yan. Kasi, kaysa naman mawala yung investment niya. So, kahit due for harvest, hahabulin pa rin niya yan.
No, ngayon, mag-i-spray siya, mag-harvest na siya, then didikit yung pesticide, insecticide, lason ang ini-spray sa palayan. No po, didikit siya sa palay, then pagdikit sa palay, ma-retain ng balat ng palay yung mga lason na yon. Then after a week, harvest siya. Pag-harvest niya, magpapagiling siya ng palay, yung balat ng palay ay magiging darak, magiging ipa. So, doon na naman papasok yung toxins. So, sa breeding, those are few precautions na gusto kong i-share sa inyo. These are based on my experience na gusto ko rin ipamahagi sa inyo. Because sa mga baguhan, I was once in your shoes. Naging bago ako, dami ko rin concerns, dami ko rin tanong, and I was just so blessed na may mga tao nagturo sa akin ng magandang turo. Hindi basta na lang nagkomentaryo kung ano sasabihin, bahala na. Responsible commentaries, responsible suggestions ay kakailanganin ng mga small backyard pig farmers. Hindi pa pwede na nalaman mo lang konti, ipinagmamayabang mo yan. Then, may mga cases tayo na there are those who give recommendations lalo sa mga gamot na they are not taking into considerations of the adverse side effects and contraindications sa mga gamot, in which very important yan sa paggamit ng gamot. Now, in breeding, I guess, yan na. Then, magbibigay tayo ng recommendations naman on how to feed our sow days before bago manganap. Ginagawa ko is whatever amount of feeds ang binibigay ko, pag nag-maximize na ako ng feeding, I do reduce the feeding into half 3 days before farrowing. So if it is 114, mag-reduce tayo ng kalahati at 111 days. Now, at 112 days, magre-reduce pa ulit tayo. Nire-reduce ko pa yan. Ang kalahati na yon, kahatiin ko pa. And then, the day before, hahatiin ko pa rin further na halos wala na siyang kinakain yan. Halos isang dakot na lang na feeds, ilagay mo sa pakain niya. Pero sinasabay natin yan sa tubig. Ang tubig natin will always be unlimited. It is wrong na jejitahin natin sa tubig ang alaga natin. Maging fatteners, maging lahat, maging biik or anything. Walang dahilan bakit natin bawasan ang water consumption ng baboy natin. Now, since nagbawas tayo ng pagkain, maybe ang iba sa inyo magtatanong, paano siya? Paano siya magmamanganganak siya, saan siya magkukuha ng nutrients, nutrition niya, related sa pagpanganak niya? A very good question. Totoo naman talaga yan. Nagbawas tayo, paano siya, manghihina siya. Now, doon papasok ang asole, sinasabi ko, dextrose powder. The very moment na nagbawas tayo ng pakain, i-replace natin ng dextrose powder yung pagkain. Just like sa tao, pag na-admit sa hospital para manganak, the doctor will always say, absolutely no more solid food. Then, tuturukan ka ng suwero. You will be, ikakabit ka dun sa dextrose. So, the same thing. Sa veterinary, yun ang ginagamit. With dextrose powder, ang ginagamit ko. Hanggat sa higihintay tayo sa kanyang panganap, nandun yung dextrose powder as replacement sa nutrition or anything na kakailanganin ng katawan related sa pagpanganap. Then, tuloy-tuloy. And then, pag nanganak na siya, gawin natin the other way around. Kung paano tayo nag-reduce 3 days before, the same thing, mag-i-increase na naman tayo until the 3rd day na pwede na tayong magbigay ng pagkain up to the 3rd day na normal na feeding na usually 3 kilos in a day.
Now, yun ang management natin para ma-prevent natin yung mga problema sa time na nanganganak. Yung mga sabi nila masusungit, these are one of the causes because pag sobra-sobra pakain natin sa kanila, nagkakaroon sila ng mastitis. Pag nagkaroon ng mastitis, magiging masungit sila because they are stressed sa sakit ng nararamdaman nila. Now, sa breeding or sa management, yun ang pwede natin ituro. Now, ngayon, as I have promised, I'm going to teach you farrowing assistance, panganganak. Now, sasabihin nila, sir, engineer, panganganak na ba ibaboy ko? Kailan ba? 114 days na hindi pa. The waiting time is, to my experience, is 110 days, 221 days. Doon lang ako talaga na ano. Then after 121 days na hindi pa siya nailalabas, we will have to consider all things. Lahat gagawin na natin. Like mag-i-induce na tayo, yung pampahilab na tinatawag nila. Now ngayon, ito mga babantayan natin. Kung kailan manganganak yung baboy natin. First is the nesting behavior. Yung parang nagpupugad, yung nagkakahig-kahig siya, it's nesting behavior tawag doon. Yung nagkakagat-kagat siya, isa din yan sa mga signs. And then pag inipress natin yung dede nila, yung last two pairs sa likuran, at tumilamsik na to, tumapo na ng malayo yung gatas, it just necessarily means huwag mo nang iwanan yung baboy mo. Anytime pwede na yung manganak. Now, ngayon, sa pagbantay natin sa kanya, babantayan natin yung discharges. May mga lumalabas na mga fluids sa ari nila. Then, pagka nakakita tayo ng dumi na parang munggo, o mas maliit ng konti sa munggo na nabibilog-bilog, it simply means na napunit na ang placenta and the piglet is ready to go out. But because of some circumstances, may times na medyo stressed si inahin, pinipigilan niya yung paglawas ng biik. One case. Pagka magulo, maingay, another case, pipigilan niya talaga yan. Na ngayon, meron tayo minsan, kung titingnan natin ba, parang hindi pa rin lumalabas. Yung likod, yun ang nakatutok sa puwerta. So, hindi talaga siya kakasya doon sa pelvic bone na nag-give way na sana para lumabas siya. Now, pagka yung parang munggo na yun, na dumi na ng biik yun, pagka umabot na ng 1 hour, you will have to make sure tutulungan na natin siya. We're going to wash our hands, hugas tayo, disinfect, hugas tayo ng rubbing alcohol, and then using an unused cooking oil, basain natin yung kamay natin, pahiran natin, then dukot na tayo. Now, this is what you're going to expect. Pagdukot mo, kibaguhan ka man o hindi, ito ang aasahan natin. Pagdukot mo doon at nahawakan mo yung ulo o nguso ng biik, isusubo mo yung inlalaki mo. You're going to do it. Isubo mo sa kanya. Igitna mo lang dahil yung mga pangil sa gilid, matatalas yan, makakasugat yan. So, isusubo mo siya, then iipitin mo using ito. Ganyan. Tsaka mo siya hihilahin. Just take konting pasensya habang ginagawa mo yan at medyo may kahirapan naman talaga pagka nagdudukot na tayo. In the event na mahirap siyang ilabas because may instances na malaki ang biik sa loob, abutin mo siya hanggang batok and then using your fingers. Ito yung ulo, ito yung leeg. Ganyan ang paghawak. Ito yung ulo niya. Sabay hila. Because yung position na to is from maliit, palaki. Hindi pwedeng nakaganyan ka kasi hindi talaga makakayang ilabas. So, ulo, press mo, hila. You just make sure na ang grip mo mahigpit. Dahil medyo madulas yan. Mahirap talaga hawakan. Now, that is the case if ulo ang mahahawakan mo. Now, if ever napaan naman ang mahahawakan mo, aabutin mo yung dog parang pinakatuhod niya. Using your fingers, iipitin mo yung dalawang paa niya. Yan. Take a firm grip kasi madulas talaga yan.
pwedeng mahihirapan ka. Pero pagka nagbangga dito sa pinakatuhod niya, at least yun ang magiging grip position mo that will give you the force para mahila. Now, those are the two na pwedeng maging position ng mga biik sa loob. May isa pa, yung minsan nagiging cause na hindi nakakalabas, ay yung likod ang nakatutok sa puwerta, nakabaloktot siya. So if ever na dinukot mo na ganun ang maramdaman mo, you push it, tulak mo siya, i-align mo siya. Either paa ang makapa mo para ma-align mo siya na magiging paralel sa katawan ng inahin para mas madali siyang mailalabas. With your help, hihilahin mo siya. Pwedeng paa, pwedeng ulo. Now, ito ang mga at least normal na mga I consider it normal paminsan. Ngayon, ang isa sa mga worst case scenario is may mga ginagawa tayong kailangan natin itali. Papakagat mo sa IBX sa loob yung tali, talihan lang dito, then hihilahin mo from the outside. Isa yan sa no, pero talagang napakahirap gawin yun. It is happening because ang mga biik is nag-overgrow, lumaki ng husto, kaya nagkakaroon tayo ng mga ganyang problema dahil sa unreasonable feeding. Naawa tayo, buntis, pinakain natin ng pinakain ng sobra, na ang in effect lumaki, because ang biik na normal na pinapanganak is a little over 1 kilo, 1.5, 2 kilos. Pag nag 2.5, doon na tayo mag-umpisa ng problema. And I have cases maabot ng mga 3.5 kilos na talagang ilalabas ko yan ng patay. May isang case ako na napansin ko yung kawad or yung handle ng timba ay straighten enough, ginawa ko siyang hook, sterilized it, at ginamit ko siyang pangsungkit sa loob. Sinungkit ko, yung experience ko na yun is ulo yung nakapa ako. So yung hook na yun, pinatama ako dito, then hinihila ko from the outside. Pero isasabay mo siya sa pag-iray ng baboy. Kasi kung hindi mo yan isasabay, chances are mawawasak yung kinakapitan ng kawat. Yung time na yon na ginawa ko yon, hindi ko kinaya mag-isa. Kailangan kong hingin ang tulong ng may-ari. Dalawa kami humila. Humiyaw yung inahin, pero nailabas ko. Yun ang isang scenario nun. Kawad ng timba na it is beyond the veterinary practice. Hindi nila gagawin yon. Pero nasa bundok tayo, ano ang pwede natin gawin? Now, another one case is mayroon naghingi ng tulong sa akin na nahirapan daw ilabas ang pangatlong biik. No, ngayon, pinapuntahan ko sa tauhan ko, then nagbigay ng assistance. Nawasak lang yung baba, hindi na ilabas. And then kulang din sa experience yung tao ko. I was asked to reinforce sa pinuntahan ko. Then pagpunta ko doon, nailabas ko na dinurog ko yung bungo. I will have to crush it para lang lumiit yung bungo, then medyo kaya na yung balikat na ilabas. So yun ang naging consequence. Then out of that, na kahit papano, nailabas pa ang lima pa. So that makes it 8. Then all the while I was thinking na okay na, kasi may mga lumabas na rin ng mga placenta, yung inunan. After that, binalikan ko sila after the third day. Pero proper medications, binigay ko talaga doon. Antibiotics, lahat, then electrolytes, dextrose powder. Then pagbalik ko sa third day, nagbigay ako ng iron, nagputol ako yung tinatawag kong one touch, one stress. I cut the teeth sa third day to maximize absorption of the colostrum, kasi kung pinutol natin yung ngipin niya, parang tao yan, masakit ngipin, hindi makakakain. Now, ang kaya sa third day ako nagpuputol to maximize colostrum absorption. And then during that time,
yung ginagawa ko pang pagkapon, nagkaka-straight ako the third day because through the aid of the colostrum intake, napapabilis natin yung healing ng sugat. So, I cut the teeth, I do the bloodless tail cutting, I do the bloodless castration, and I give the single dose iron. One touch, one stress. Yun ang process na ginagawa ko. Then, with all this, I just hope, hindi pala, nakalimutan ko yung dugtong nun. After nagbigay ako ng iron, that fourth day tumawag sa akin, "Sir, may lumalabas na paa ng biik." Upon my instruction, sabi ko, "Sige, hilahin nyo na lang." Anyway, lumalabas na rin. Then, nung hinila nila, naiwan yung ulo sa loob. Then, yon nagtawag again, na gano'n ang nangyari. So, ito, the rescue na naman tayo, pinuntahan ko. Then, dinukot ko. The same thing, ang ginawa ko dun sa ulo na naiwan is dinuro ko siya sa loob. That time, medyo mabaho na yung biik. So, those are the consequence of unreasonable feeding. Gusto natin pakainin ng marami dahil buntis siya, pero it is unreasonable. So, sana sa ngayon, nakatulong na naman ako sa inyo with this information. And again, I would like to call on you to click on Philippine National Association of Hog Farmers. Gaya na sinasabi ko, it is intended to group all backyard farmers in the country. Because tayong mga backyard farmers ay at the mercy ng mga malalaking pigri. Wala silang problema masyado because they mix their own feeds. So, nakakagawa sila ng production cost of more or less nasa 75 to 80 pesos per kilo or something yung expenses nila, including the cost of the piglet. So, a little over that, tubo sila. Sa atin, na dependent tayo sa commercial feeds, kawawa tayo. And talaga kung tinatawag na naka-box out tayo sa kanila kung sa basketball. They wanted to eliminate us, backyard hog farmers, para lumaki tubo nila. Kasi the backyard hog farmers, I do not have the exact data on this, pero to my critical mind, nasa 70% ng pig producers in the country ay galing sa backyard farmers. So, isipin nyo kung gaano tayo kalakas kung magsama-sama tayo. Sana maiwasan na natin yung kanya-kanya dito. Sama-sama tayo with the proposed organizing of the this organization para mapangalagaan ang lahat ng backyard feed farmers with J. Rice Panay of Antique, Gloria Loyola of Isabela. Kami nagtutulong-tulong, and then as of now, naghahanap pa rin kami ng volunteers who have the heart for the backyard pig farmers at hindi negosyo para mabuo natin ito. Then, gaya na sinasabi ko, ultimately, pag na-register na ito, we will tap all municipalities in the Philippines, all organized organizations sa buong Pilipinas as our extension arm in the respective municipalities para magiging buo tayo. So, I just hope na makipagtulungan tayo, and then volunteers, just submit your resume to J. Rice Panay, Gloria Loyola, or sa akin para ma-screen namin kung sino pang idadagdag to complete the list of board of directors, board of trustees for the organization. Then, for more videos, for more information, please subscribe to my YouTube channel, Robert Nelson Chua, and like it. I will start to call it the Pig Encyclopedia.
Salamat sa mga feedback, sa mga questions, sa mga katanungan ninyo. Nagkakaroon ako ng ideas kung ano na naman sa susunod ang i-fed ko sa inyo, gaya ng ganitong klaseng discussions. So, that will be all for now. God bless.